Okay, sabi na. Ngunit kanino siya nagalit ng 40 taon? Kanino nagalit ang Diyos ng 40 taon? Kasi, hindi ba sa mga nagkasala? Nakita ninyo, matapos nilang ma-witness ang lahat ng ito, diba? Personal nilang na-experience ang Diyos. Personal na inilabas sila ng Diyos sa kamay ng Egypto. Pinakita ng Diyos ang kanyang mga gawa. Pinakita ng Diyos ang kanyang persona. Pinakita ng Diyos ang kanyang plano sa kanila. Pero sa kabila nun, sila pa rin, ayan o, nagka... Sa kabila nun, nagkasala pa sila. Okay? At yun ang sinasabi ni David, huwag nating tularan sila. At yun rin ang sinasabi ng mga sumulat ng Hebrews sa kanyang contemporary na ano, na huwag nating tularan ang mga ito. At sa panahon natin ngayon, ganun rin po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag nating tutularan ang example na ginawa ng mga tao. Okay. Ano ba ang mga ginawa ng mga tao ito? Tingnan niyo po doon sa chapter 10 ng Corinto. Makikita natin, ito po yung mga sunod-sunod na ginawa ng mga tao ito. At babasahin natin sa 5. Okay? Tuloy-tuloy na natin basahin. Simulan po natin sa 1. Ano? Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay napasailalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa daga. Lahat ay nabautismang kay Moses sa alapaap at sa daga. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu sapagkat nagsiinom sa batang ayon sa Espiritu na sumusunod sa kanila at ang batang yaon ay ano, si Kristo. Bagamat ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila ay ano, ibinuwal sa ila. Pinalaya sila ng Panginoon, iniligtas sila ng Panginoon, pero mula doon, ano, ibinuwal sila doon sa ila. Okay? Ang mga bagay na ito, ang mga bagay na ito nga'y pawang na naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Matapos na sila ay palayain ng Diyos, nagkasala pa rin sila sapagkat ano, dapat ay puro sa kabutihan na pero sila ay nagnasa pa rin na masama. Sabi, niwag din naman kayong magsisamba sa mga Diyos-Diyosan gaya niya ang ilan sa kanila ayon sa nasusulat na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindi upang magsisayaw. Doon yung panahon na si Moses ay kumukuha ng 10 utos sa bundok at habang pinukuha niya yung 10 utos, ayun o, ang mga tao naman ay gumawa ng ano, gumawa ng rebulto, gumawa ng guyang ginto at ito'y kanilang sinamba. At nagalit ang Diyos sa kanila. No? Sapagkat ayaw ng Diyos ang bagay na yon, pero ginawa pa rin nila. Okay, ibig sabihin kung ano yung iniutos ng Diyos, yun ang kanilang ano, yun ang kanilang nilalaba. Sabi, niwag din naman kayo makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nakiapid at nangabuwal sa isang araw ang 23,000. Ang napakarami po yung binuwag ng Diyos. Verse 9, niwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at napahamak sa pamagitan ng mga aha. Diba sabi ng ating Panginoon, diba? Tinukso nila ako ng 40 taon. No? Dinaan nila ako sa pagsubok. No? Pero nagalit ang Diyos sa kanila dahil sa kabila ng ginawa ng Diyos sa kanila, ay ano, hindi pa rin nila pinakinggan ang salita ng Panginoon at sila ay ano, nagkasala. At kaya nga sumulat si David sa kanyang katemporary na huwag gayaan ito at itong sulat ni David na ito na Psalm 95 ay ini-apply naman ng sumulat ng Hebrew sa kanyang katemporary na huwag gayahin ang mga tao. Na sa kabila ng pagsusumikap ng Diyos na sila'y iligtas, sila ay hindi na natili iligtas, sila'y nanatili sa pagkakasala at hindi sila ipinasok ng Diyos
sa kanyang ano, sa kanyang kapahingahan. Okay, so maging hindi lang araw ito sa mga kapanahonan ito noong 68 AD, ito rin ay araw sa atin na tumanggap sa Panginoon na sinasabi ng banal na kasulatan, dapat tayong manatili sa pananampalataya ito. Okay? Sabi niya, ngunit kanino siya nagalit ng 40 taon? Hindi ba sa mga nagkasala na ang mga katawan ay nabuhal sa ilang? At kanino siya sumumpa na hindi sila makapapasok sa kanyang kapahingahan? Kung hindi sa mga ano, sunuan. Dahil sa kanilang pagsuway, ha, hindi sila naging matatag sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Ano nangyari sa kanila? Sila ay hindi nakapasok sa kapahingahan ng Panginoon. Kaya nakikita natin na sila ay hindi nakapasok dahil sa kawalan ng ano? Kawalan ng pananampalataya.